kagandahang nasa langit, kagandahang nasa lupa, kagandahang nasa basis, o isa kang kagandahan ng lula ng panisig, samtulang nayaring ang pamagat ay pag-ibig. Patuloy ang araw ng mga pagsamo, kasalim ng luhang laging tumutulo, kung ang kailangan masawi pang lalo, bakit ang libingan ayaw mong isuro? Sa gabi ng aking mga paglalamay, susong-susong dusay, di ko na mabilang, di bali na nga bang ako ay mamatay, kung sa awa mo rin, huling mabubuhay. Teka, dyan na pala kayo. Napanaginipan ko pa yung amang ko na parang nanliligaw pa kahit mag-uonsyente ay 4 na. Eh bakit nga naman hindi? Eh binata naman siya. At isa pa eh, napakaraming nagagandahang binibini sa ating bansa. Mapalungsod man o sa probinsya, kitang-kita ang ebidensya. Kagandahang walang kapara na kasing ganda ni doktora. Para mapanatili ay di kailangan gumastos ng malaking pera dahil ang sagot lamang dyan ay ang aloe vera. Sabi nila, ang tunay na kagandahan daw ay nasa loob at wala sa labas. Tama naman. Pero kung ang hanap mo ay halamang pampaganda, abay lumabas ka at baka nakatanim na sa iyong bakuran. Gusto nyo bang dumami pa yan? Sige, kayo'y aking tuturuan. Para makapagtanim o makapagparami, ay kailangan nating patuyuin ang mga tangkay ng aloe vera ng 2 hanggang 3 araw. Ibaon ng 2 hanggang 3 pulgada ang aloe vera sa garden soil na nasa paso. Diligan ang itinanim na halaman. Ang aloe vera ay uri ng succulent. Ibig sabihin, hindi ito dapat madalas na dinidiligan. Overwatering ang isa sa unang cause kung bakit namamatay ang tanim na aloe vera. Siguraduhin ang pot na gagamitin sa pagtatanim ay may butas para ma-drain ang tubig. Ipwesto ito sa maliwanag na parte ng garden o bukirin, ngunit hindi naman kailangan ng direct sunlight. Walang likas na pag-usbong ang mga uring ito, ngunit may mga likas na tumutubong mga kamag-anak ng aloe sa hilagang Africa. Kalimitang nilalarawan ang uring ito bilang isang halamang gamot o yerba mula pa sa simula ng 100 AD dahil nabanggit ito sa bagong tipan sa Ebanghelyo ni Juan na chapter 19 verses 39 to 40 sa mga katagang sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Subalit, malabo kung itong ang aloe vera ang inilalarawang aloe sa Biblia. Ang aloe vera ay binubuo ng 99.5% water, pero ang 0.5% solid portions ay nagtataglay ng mga aktibong nutrients. Ang katas ng aloe vera ay patok na sa mga kumpanya ng cosmetics na pangunahing sangkap ng kanilang mga produkto tulad ng skin moisturizers, sabong pampaligo, shampoo, sun lotions, makeup creams, pabango, shaving cream at iba pang produkto sa paliligo. Kapag ang topic naman ng chismisan ay ang mga nagagawang benepisyo ng aloe vera sa buhok at balat, ay siguradong may mga pangalang pag-uusapan at ito ay ang mga reyna na sina Nefertiti at Cleopatra. Dahil isa raw ang aloe vera sa kanilang ginagamit na pinapahid sa kanilang balat at buhok para mapanatiling makinis, malambot at malusog. Ah, kaya pala. Pero alam nyo ba na si Cleopatra ay hindi Egyptian? Kahit ipinanganak sa Egypt, produkto din siya ng incest na legal sa kanilang kapanahunan upang mapreserba ang kanilang bloodline. Ay, ganun pala ang ibang royal bloods nung unang panahon. Balik tayo sa kagandahan ni Cleopatra na hindi pala ang pangunahin o pambato niyang aset dahil mas hinahangaan daw siya noon ng marami dahil sa kanyang katalinuhan. Halos 12 lengguwahe ang kaya niyang intindihin at bigkasin. Dalubhasa rin daw siya sa mathematics, philosophy, oratory at astronomy. Teka, teka! Mukhang dudugo ang ilong ko dito kay Cleopatra. Kung nakausap ko, aloe vera na lang ulit tayo.
Tinawag din itong plant of immortality ng mga Egyptian. Ang halamang ito ay nilalagay sa bungad ng mga pyramid bilang gabay sa mga namatay nilang pharaohs patungo sa land of the dead. Panlaban din daw nila ito sa mga masasamang espiritu. Kaya naman ang halaman ay nilalagay sa harapan o paligid ng bahay para ang masamang espiritu ay hindi na makapasok sa loob. At bukod sa paniniwalang yan, ito rin ay pinaniniwalang nagbibigay ng good luck. At speaking of panlaban, naririto naman ang mga hayop na naglaban-laban sa titulong Most Beautiful Animals on Earth. White Lion, Peacock, Red Panda, White Leopard, Jaguar, Wolf, Red Fox, Panther, Siberian Tiger, at White Tiger. Pero heto naman ang trivia na siguradong magpapatunay na kung minsan ay hindi man maiuwi ng pambato ng Pilipinas ang korona sa mga pageant, pero yung mismong nanalo, sa taga-Pilipinas na uwi. Opo, dahil yung pinakaunang nagwagi ng Miss Universe, Miss International at Miss Asia ay sa Pilipino na in love. Si Virgilio Hilario, isang businessman, developer at hotelier, ang pinakasalain at naging mister ng kauna-unahang Miss Universe noong 1952 mula sa Finland na si Army Helena Kusala. Nagkakilala sila sa Baguio City. May 4, 1954 sa Tokyo, Japan sila ikinasal at nagkaroon ng 5 anak. Si George Leon Nene Araneta naman, isang kilalang negosyante ng bansa, ang nakatuluyan ng buenamanong Miss International noong 1960 mula sa Colombia na si Stella Marquez Zawadzki, 1964 nang sila ay mag-isang dibdib. Kaya po sa mga puno, ako ay palipat-lipat. Ako'y naghahanap ng magagandang binibining pwede kong masipat. At palagay ko ako'y makaka-jackpot pag nakakita ko ng kasing ganda ng diwata na talaga namang sa puso ko'y karapat-dapat. Dahil ang mga kababaihan pong Pilipina, ang mga mata'y bituin sa langit, boses nila'y tila ibong umaawit, puso ko'y binibihag, kinukulong ang isip ng kanilang mga ngiti, buhok at balat na kaakit-akit. Kaya po, nako, ano pang hinihintay ninyo? Lumabas na kayo ng inyong tahanan at maraming Pilipinang nagagandahan. Maaaring Aloe Vera ang dahilan. Ako po si Kuya Dong, dahil pala tanong na pagkakamalang marunong.